Magandang umaga po muli mga ka-agri. Isang maulang umaga. Bigyan pong muli sa ating channel. Sa araw na po na ito ay ibabahagi namin sa inyo yung aming tanim na sweet corn. Ang variety po nito ay Sweet Grande F1. So dito po ay hindi na kami nag-a-apply ng fertilizer. So ang kinukonsume nila yung mga fertilizer na naiwan galing sa aming mga tanim na gulay nung mga nakaraan. So vegetative stage na siya. So maganda ang crop stand, kaya yung mga technician pag nakita nilang ganito, yes, success. So makikita mo na yung future ng inyong tanim ng mais na talagang maganda maging resulta, malalaki. At the same time, syempre, dapat matamis. So yan mga ka-agree. So bagamat maganda na ang kanyang crop stand, napakahalaga pa rin na naalagaan natin sila. So tuloy-tuloy lang tatanggal ng kunting damo. Then, babantayan natin kung mayroong tumamang insekto. So far naman sa varieting ito, hindi masyadong tamaan ng mga insekto. So ito yung medyo may ano na kami, nasa ano na to, 65 days. Then, merong ng mga nasiselect, meron na kaming paunti-unting mga na-harvest. So may mga early matured, kumbaga. So, napakaganda nung varieting ito. And ito na yung mga na-select namin. Kumbaga, unang harvest. Na minamarket lang naman namin dito sa malapit lang. Ito yung variety niya, Sweet Grande F1. Dinideliver lang namin dito sa mga naglalaga sa tabi ng kalsada. Pag dumaan kayo ng Santa Rosa Road going to Tagaytay, so isa po tayo sa nagsusupply ng Sweet Grande F1. So malalaki siya, matatamis. And talagang puno, kumbaga siksik yung laman ng ating mais. Kaya mga ka-agri, subukan nyo na rin. And subukan namin to. Kumpara sa mga nakaraan na tinanim namin, mas the best talaga itong variety ng S-West. So, malalaki talaga siya. And ang isang piraso ng Sweet Grande, umaabot ng kalahating kilo. Yung mapapansin nyo, ito, dalawang piraso, isang kilo, o diba? Kaya napakaganda ng Sweet Grande F1. Talagang malalaki, matatamis. At the same time, early maturing. 65, 70 days. Talagang harvestable na yung ating sweet corn. Then sa pag-harvest naman, para malaman natin kung harvestable na siya, titingnan nyo yung kanyang buhok. Ito, bata pa. Diba? Kita nyo naman yung kanyang buhok. Bata pa. Yan. Itong sa kabila, medyo brown na. Pero ang pinaka the best, yung brown na medyo natutuyo na. Parang yung dulo ay medyo paitim na. Ayan. So makikita nyo yung buhok, medyo paitim na yung dulo. At the same time, yung dulo ng mais, kumbaga medyo pabilog na siya. Hindi na siya patulis. Yun ay palatandaan na yung ating mais, yung ating sweet corn, ay harvestable na. Sabi-sabihin, puno na ng laman yung ating mais. Kaya walang huwag malilito, kasi minsan, tulad nito, Sweet Grande F1, malalaki na. Akala ng iba ay for harvest na, kasi malalaki na. So, ang pinaka the best, itingnan natin yung kanyang buhok at yung pangangatawan ng mais. So, makikita natin na harvestable na siya. Tulad din itong isang na to. So, dry na rin yung kanyang buhok at mabilog na rin yung kanyang bunga. Diba? At ang mais ay namumunga ng kalimitan ay dalawa. Yan. May minsan tatlo, may minsan pang apat, pero hindi na rin maganda ang resulta. So, dalawa, ayos na. Kasi kapag ka marami, hindi na rin lumalaki. And sa experience namin, although hindi naman siya nasasayang kasi sinasilage namin yan. Once na na-harvest na namin, tapos yung naiwang bunga parang wala nang pag-asang lumaki, pinuputol na namin yan at sinasama na namin sa pagsasilage. Na siya naman pinapakain namin sa aming mga alagang baboy at baka. So ayan mga ka-agri. So ito yung silage na sinasabi ko, pinapakain namin sa aming mga alagang yubabs. Kita nyo naman, lulusog nila. And gustong-gusto nila yan. Ika nga, baboy Tagalog eh, di ba? Baboy damo, kasi damo kinakain nila. Pero yung amin kasi, yung baboy namin, hindi na pure baboy damo. Kumbaga, crossbreed na, upbreed na siya.
So medyo may angat na para mas mabilis lumaki. O ito, iniwanan na yung kanyang mga kasama. Eh siya talaga matakaw kaya naiwan. Pero paubos na rin yung kanilang silage. Corn silage. And magsishare din kami sa inyo kung paano ginagawa yan. Ano yung proseso, step by step, and kailan, gaano tumatagal, at kailan pwedeng ipakain. So, ganun mga ka-agree. Kaya ang ganda ng sweet corn. So, maraming pakinabang, walang tapon. Ito yung aming makina na ginagamit sa pagsasilage. At yung sa balde na yan, nandyan din yung sample ng aming ginawang silage. So, makikita nyo. Mabango siya. Nilalagyan rin namin ng molasses para maganda yung fermentation. So, dun lang muna mga ka-agree. And marami pong salamat. At lagi natin sinasabi, mabuhay po lagi ang mga magsasakang Pilipino. Maraming salamat po.